Paano kaya itong gagawin ngayon, itong management ng SMC? Dahil ang Barangay Ginebra at ang San Miguel Beer ay parehong interesado dito kay Arvin Tolentino. Nabanggit na ni Coach George Gallant na kulang daw sa shooter ang San Miguel. At parang senyalis na yan sa karamihan na ang hinahanap talaga nila ito si Arvin Tolentino dahil alam naman natin kung paano umiscore ito si Arvin Tolentino. Nakita na natin pag naglaro ito sa Northport. At yung style ng laro ni Arvin ay bagay sa San Miguel dahil siya ay outside shooter. Kumbaga, pag nandun sa rope si Junmar at na-double team, keep out lang o kick out lang ng bola dito kay Arvin, 3-point shot na. So, ibig sabihin, bagay siya doon sa system ng SMB. Yun nga lang, ang Barangay Ginebra gusto rin makuha si Arvin Tolentino dahil nakita naman natin na ito si Arvin fit naman talaga dito sa sistema ni Coach Tim Cone, kaya lang hindi lang nabibigyan ng minuto dati. Pero ngayong nakita na ng Barangay Ginebra kung anong kayang gawin nito para sa Northport Batampier, pwede na siya dito ibalik sa Gene Kings at ite-trade na lang ng Ginebra ang iba nilang players katulad nila Dillinger, Mariano, si Onmubere, si Pesumal para magkaroon ng slot dito para kay Arvin. Pwedeng magpalitan doon sa small forward ito si Arvin Tolentino at si Jeremiah Gray. O di kaya naman sa power forward kung gusto ni Arvin, palitan sila ni Jamie Malonzo. So ibig sabihin mukhang hindi na magkakaproblema sa playing time dito si Arvin kung mapunta man siya dito sa Ginebra. Pero ganun din sa SMB dahil sinabi na nga ni Coach Gallant na gusto nila ng isang shooter at ito si Arvin ay bagay doon. So tignan na lang natin kung saan mapupunta to o baka naman magdesisyon muna ng SMC na manatili ito si Arvin Tolentino dito sa Northport at tignan mabuti kung gaano ba talaga kakonsistent ang magiging performance nito. Dahil kung talaga maging consistent yan, ang tanong na lang ay kung saang SMC team ibabalik ang nabanggit na isa sa mga top scorers ngayon. Medyo bad news ito para doon sa mga nag-iintay kay Cedric Bearfield. Ang latest na report mukhang pumirma raw ito ng kontrata para maglaro dito sa Taiwan. At hindi pa maliwanag kung gaano katagal yung contract niya na sign up dito. Kung sakasakali na long term contract ito, mukhang malabo na naman na ito ay sumama dito sa darating na draft. At kung alam naman natin na napakaraming mga teams ang gustong makakuha dito, particular na itong San Miguel, Ginebra at yung TNT Tropang Giga. Alam natin ang TNT gustong makuha ito si Bearfield dahil kung sakasakali itatandem nila ito dito kay Mikey Williams at kung sakali mag-retire na ito si Jason Castro, ito ang magagamit nila bilang kapalit niya. So kung meron kang Bearfield at meron ka pang Mikey Williams sa backcourt, solid yan. Ngayon naman, itong San Miguel at Ginebra, alam natin yung pangangailangan nila ng point guard dahil matanda na si Chris Ross at si L.A. Tenorio. Kaya baka hindi pa natin masabi kung ito si Bearfield nga ay babagay dyan. Pero sabihin na natin na mag-fit nga si Bearfield dyan sa San Miguel o kay Ginebra o TNT. Pero kung sakali naman na maganda yung offer na itong Taiwan, ay hindi siya magkakaroon ng oportunidad na maglaro dito dahil medyo mahigpit yung rules ng PBA dyan. At syempre, kung maganda yung salary mo sa Taiwan, ba't ka pa pupunta dito sa PBA? Tignan mo si Jason Brickman, hindi na tumuloy dito sa PBA nung ma-deny sa draft at okay na ang karir niya ngayon sa overseas, naglalaro sa iba't ibang bansa at okay rin yung kita niya. So baka ganyan lang ang gawin nito si Cedric Bearfield. Kahit gustuhin man niya kasi sumali sa PBA kung masyadong mahigpit yung rules at maganda naman yung offer sa Taiwan o kaya sa iba pang bansa, abay syempre dun na rin siya pupunta. So tignan na lang natin, kung sakasakaling hindi magpa-draft ito si Cedric Bearfield, medyo magiging wide open na yan at sigurado si Justin Baltazar na ang magiging number 1 pick kung magpa-draft din. Ang isa daw sa tinitignan ngayon nitong Converge Fiber Xers na pwede nilang makuha ay si Joshua Munson. Alam ko na marami ang disappointed dito sa nagiging performance ni Munson so far kasi kumpara mo naman doon sa mga nakasabay niya sa draft like Mikey Williams, Jamie Malonzo at itong si Calvin Aftana, medyo malabo talaga. At considering na ang pinaglalaroan ni Munson ay kumbaga kukunti lang yung mga scorers, dapat nga mag-dominate siya doon. Pero ganun pa man, mukhang ang Converge ay nakikita na may potential talaga itong si Munson at kinakailangan lamang na mapunta siya doon sa koponan kung saan ay pupwede siyang mailabas yung tunay niyang laro. At siguro sa tingin ni Coach Aldin ayong mag-fit itong si Munson dito sa Converge Fiber Xers. Run and gun ang laro nitong Converge at mukhang bagay dyan itong si Munson dahil ang style ni Munson kasi parang freewheeling. So mukhang okay na okay siya dyan kung sakasakali. At isa pa, dahil
medyo ang baba na ng trade value ni Monzon. Tandaan natin, ang ipinalit lang dito ay si Kevin Ferrer. So, ibig sabihin, ang Converge Fiber Xers pwedeng mag-take ng risk na kunin si Monzon dahil mababa yung trade value. Ibig sabihin, pwedeng bench player lang ang ibigay ng Converge para dito kay Monzon. At kung sakaling lumabas nga yung laro nitong si Monzon, abay naka-jackpot dito ang Converge Fiber Xers. Tandaan natin, nung naglalaro sa D-League, itong si Joshua Monzon, halos 30 points ang average nito. At marami nga nagsabi noon na magiging top player to sa PBA. Yun nga lang, hindi pa lumalabas yung potential niya. Baka kung sakali na mapunta siya dito kay Coach Aldin Ayo, ay makita na natin kung ano ang talagang kayang gawin ng dating number 1 pick. So tignan na lang natin kung sakasakali. At kung gusto namang makuha ng Converge itong si Monzon, papayag naman siguro SMC dahil parang yung tatlong SMC teams ay nawawala na ng interest dito sa player na nabanggit. So pwede na ang Converge. Mukhang matindi ang preparasyon na ginagawa nitong Reynolds siya ni Lasto Painters dahil sinabi ni Coach Yeng Giao na totoo raw na ang team niya ang magre-represent sa Pilipinas dito sa darating na Jones Cup. Medyo disappointing kasi yung naging performance nitong Reynolds siya nitong nakaraang season at unacceptable yan sa management syempre dahil gusto nila ay palaging competitive kahit na ang kaharap ay yung dalawang higanting korporasyon. So ngayon yan ang tinitignan natin kung pupwede o kung ano ang gagawin itong Rain or Shine. Bukod dito sa Jones Cup, kung mayroon pa silang ibang moves na gagawin, ang pagdating naman dito sa kanilang dalawang draft picks, marami ang nag-i-inquire dyan. Actually, hindi lang SMC, maski ng MVP group ay tinitignan kung ano meron dyan. Pero sabihin na natin na si Coach Yeng Giao parang medyo hesitant makipag-deal dyan. Tandaan natin yung dati niyang team. Itong NLEX Road Warriors, may dalawang draft pick doon sa first round. Dapat nakuha nila si Calvin Oftana at si Mikey Williams. Ano ang nangyari? Team trade yung draft pick na si Mikey Williams. Yung number 4 pick na punta sa TNT, kinuha ng TNT si Mikey. At eventually, nung pag-alis niya sa NLEX, si Oftana naman napunta rin sa TNT. So sa ngayon, hindi na tayo nakapagtataka kung itong dalawang draft picks ng Rain or Shine ay hindi niya ite-trade unless may makuha sila na mas magandang option. For example, kung ang SMC o MVP o ang Converge, sabihin na natin, mag-offer ng magandang offer para dito sa kanilang picks, baka sakaling i-trade nila. Depende rin kasi yan kung sino mga players ang magiging available dito sa darating na draft. Dahil sa ngayon, ang gusto ni Coach Yeng Giao, una-una magkaroon ng big man, pangalawa ay magkaroon ng versatile na wing player para naman magkaroon sila ng isang kwardya do sa mga outside scorers at perimeter gunners ng ibang koponan. Lalo na yung mga athletic teams katulad ng Ginebra at yung may mga outside shooters katulad ng TNT Tropa. Shout out kay Roman De La Cruz Agustin, Toto Mamon, Rosemay Ginelo, Gabriel at Margo, Edia Garcia, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, Joan Bernardo, Antoinette Estor, Scout Ranger, Renato, Marcia, Renren, Linlin, Junjun at Enday Dineros, Alexis Teterala, Andrew, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, John Mark Cantos, Kindos Lucanas, Donel Santiago, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Ursales Family, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Carlito Bodima, John Patrick Abrea, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagde Family, RG Bueno at Dalina Family, Dionisio Mercado, Myron Almosa at Baliete Family, Joseph Pineda, Brian Andres, Anthony Alon, Ariel, Kimi Ruth, Angelica Arlu at Luvel Dazo, Admond de Guzman, JJ Sibum, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jordan at Jan Reding Malanta at Sid Maria, Michael D, Katsakino Ducusin, Andrew Anyosa, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enrico at Preciang Sioko, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Marshall at Karingal Family, kabilang si Adrian, Ate Marie, Nicole, Jasmine, Mayumi, Chuchay, Jack, Buno, Kuya Ian, Baby Chantel, Baby Hannah at Baby Jeff Hardy.